Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong October 2016, ginanap ang kauna-unahang Sparks 100 Island Festival sa Alaminos, Pangasinan. Libo-libong turista ang dumalo para makisaya sa nasabing okasyon. Merong mga fire dancers at meron ding mga paputo, kaya naman aliw na aliw ang mga manunood. Ngunit ang highlight ng selebrasyon ay ang pagpapalipad ng 5,000 piraso ng lobo sa kalangitan. Nagmistula tuloy Christmas lights ang madilim na himpapawid. Pagkatapos ng mga lobo, pinakawalan din ang napakaraming sky lantern. Ito raw kasi ang masayang paraan upang maging espesyal ang kanilang pistahan. Kahit naging masaya ang okasyon dahil sa dami ng mga lobo, maraming environmental group ang tumutol dito. Ayon sa organisasyon ng Save Philippine Seas, tinawag na irresponsable ang pagpapalipad ng libo-libong lobo at parol, lalo na kung malapit ito sa dagat. Ang mga lobo kasi ay pwedeng mahulog sa gubat at saka ito kainin ng ibang hayop. Posible rin na ang mga lobo na ito ay mabuhol sa katawan ng mga hayop na magsanhi ng kanilang pagkamatay. Gaya ng 2 ibon na ito na namatay matapos mabuhol sa lobo. Bukod sa delikado ang lobo na mapadpad sa gubat, mas delikado ang lobo kung mapapadpad ito sa dagat. Ang mga lobo kasi ay aksidenteng nakakain ng mga sea creatures at pwede itong bumara sa kanilang bituka. Kung minsan, ang mga lobo na napadpad sa dagat ay pwedeng bumuhol sa katawan ng mga pawikan. Gaya na lang ng pawikan na ito na tinulungan ng rescuer matapos itong mabuhol sa tali ng lobo. Kaya sa susunod na pakakawalan mo ang iyong lobo, mag-isip-isip ka muna. Dapat mong malaman na may mga hayop na pwedeng mamatay kapag nakain nila ang iyong lobo. Kung tutusin, marami pa ang mga bagay na basta na lang nating itinatapon, ngunit ang hindi nyo alam, masama pala ito sa mga hayop. Kaya naman for today's video, makikilala natin ang mga bagay na mukhang ordinaryo, ngunit masama pala sa kapaligiran. Una sa ating listahan ay ang takip ng bote. Alam naman natin na masama sa kalikasan ng mga plastic na bote, pero alam mo ba na mas malala ang epekto ng mga takip nito para sa mga hayop? Gaya ng kawawang pato sa picture na maagang namatay matapos nang may mastak na takip ng bote sa tuka nito. Ayon sa kumuha ng picture, namatay raw ang ibon dahil hindi na ito nakakain pa matapos nang bumara ang plastic. Ito naman ang pagong na kamuntikan ng mamatay dahil sa plastic na kumapit sa gitna ng kanyang shell. Kitang-kita sa picture kung paano nasira ang korte ng kanyang katawan dahil sa tagal na nakaipit ang plastic sa kanyang shell. Kung tutusin, marami pang pagong ang naging biktima ng plastic na basura. Kaya naman sa susunod na magtatapon ka ng bote, dapat mong isipin ang perwisyo na magagawa nito sa mga hayop. Makatutulong din kung gagamit tayo ng refillable water bottle o yung mga bote na pwede nating lagyan ng tubig ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan, nababawasan natin ang paggamit ng mga disposable na bote. Number 2, lata o tin can. Parang ang hirap paniwalaan na ang mga dilata ay masama sa mga hayop. Pero noong 2022 sa bansang Russia, may isang polar bear ang nangailangan ng tulong. Ito ay matapos may mastak na lata ng gata sa dila ng kawawang oso. Oh, no. Lumalapit ito sa mga tao na parabang humihingi ng tulong. Ayon sa mga saksi, nakita raw nila ang oso na kumakain ng basura, kaya nito nakuha ang lata. Agad na inihanda ng mga rescuer ang kanilang parapernalya upang maturukan ng pampatulog ang polar bear. Dahan-dahan nilang kinuha ang lata upang hindi masugatan ng dila ng oso. Dahil sa pagmamalasakit ng mga tao, matagumpay na natanggal ang lata sa dila ng oso. Dito naman sa bansang Canada, nagtulungan ang mga rescuer upang tanggalin ang lata sa ulo ng batang fox. Maaaring ipinasok ng fox ang kanyang ulo sa lata dahil gutom na ito at wala siyang ibang makain. Kinailangan pa nilang gumamit ng pliers para hiwain ang lata.
Oras na para pakawalan ng munting fox. Mahalaga ang maitapon natin sa tamang lugar ang ating mga dilata dahil pwede itong makaperwisyo sa mga hayop. Number 3, plastic cutleries. Araw-araw, napakaraming plastic na kutsara at tinidor ang ginagamit ng mga tao. Kapag plastic na kutsara ang ginagamit, hindi mo na ito kailangan panghugasan. Pagkatapos mong gamitin, pwede mo na itong itapon. Pero, bago mo pa ito itapon, dapat mong isipin ang mga hayop na pwedeng maperwisyo dahil sa basura na to. Gaya na lang ng pawikan na ito na pinagtulungan ng mga rescuer. Nakita raw kasi nila na may plastic na kutsara ang bumara sa ilong nito. Oh no! Maaaring nakain ng pawikan ng plastic na kutsara at nang isinuka niya ito, lumabas ito sa kanyang ilong sa halip na lumabas sa kanyang bunganga. Nakakaawa ang sitwasyon ng pawikan dahil kailangan pa niyang magdusa para sa basura na tinapon ng mga tao. Kaya sa susunod na kumakain ka sa restaurant, huwag ka nalang gumamit ng plastic na kutsara at tinidor upang ang nangyari sa pagong na ito ay hindi na maulit sa iba pang hayop. Number 4, upos ng sigarilyo. Kada taon, maraming mga tao ang nagkakasakit dahil sa epekto ng paninigarilyo. Kung masama sa tao ang sigarilyo, mas lalo na kaya sa mga hayop. Gaya ng ibon na ito na nakuna ng litrato na nagpapakain ng upos ng sigarilyo sa kanyang anak. Napagkamalan ng ibon na isa itong pagkain, kaya niya ito pinakain sa sisiw. Delikado sa hayop ang makalunok ng cigarette butt dahil pwede itong bumara sa kanilang bituka. Ang upos kasi ng sigarilyo ay gawa sa plastic na tinatawag na acetate fiber. Ang ibig sabihin, kapag ito ay kinain ng hayop, hindi ito malulusaw sa kanilang tiyan. Maliban pa dyan, ang upos ng sigarilyo ay may mga sangkap na nakakalason para sa hayop. Kaya ang mas mabuti, huwag ka na lamang magsigarilyo. Nailigtas mo na ang iyong kalusugan, nailigtas mo pa ang buhay ng ibang hayop. Number 5, tali sa pamimingwit. Masarap na pampalipas ng oras ang pamimingwit ng isda. Ngunit mayroong mga tao na pagkatapos gamitin ng PC o tansi sa pamimingwit, basta na lamang ito tinatapon kung saan-saan. Kaya naman mahalaga na malaman mo na ang mga lubid gaya nito ay masama sa mga hayop dahil pwede itong pumulupot sa kanilang katawan. Ang madalas na mabiktima ng mga basura gaya nito ay ang mga seal. Dito sa dalampasigan sa bansang Namibia, maraming seal ang na-rescue dahil sa mga basura na itinapon ng mga tao. Ang mga seal kasi rito ay madalas na nabibiktima ng mga tali na pumupulupot sa kanilang leeg. Kapag hindi ito tinanggal sa balat ng seal, maaari itong magdulot ng malalim na sugat at magsanhi ng impeksyon. Dahil sa malasakit ng mga iilang tao, naililigtas nila ang buhay ng mga kawawang seal. Kaya sa susunod na magtatapon ka ng lubid, tansi o anumang klase ng panali, huwag mo itong itapon kung saan-saan. Kawawa kasi ang mga hayop kapag nabuhol ito sa kanilang katawan. Number 6, pinagluma ang lambat. Dito sa dagat ng Sao Paulo, Brazil, na-rescue ng isang diver ang kawawang dolphin matapos nitong matrap sa lumulutang na lambat. Kawawa ang sinapit ng batang dolphin dahil kung hindi ito tutulungan ng mga tao, maaari itong mamatay sa pagkalunod. Ang basura na pumulupot sa dolphin ay ang tinatawag na ghost net. Ang ghost net ay ang tawag sa pinaglumaang lambat ng mga mangingisda na basta na lamang itinapon sa dagat. Dahil sa irresponsableng pagtapon sa pinaglumaang lambat, nagpakalat-kalat ito sa dagat at dito na nga ito nagsimulang mag-trap ng mga hayop. Maski ang malalaking hayop gaya ng balyena ay naiipit sa basura na ito. Nangyari ito sa dagat ng Aeolian Islands kung saan nagtulong-tulong ang mga diver upang tanggalin ang lambat sa balyena. Mga tao ang nagtapo ng ganitong basura sa dagat, kaya mga tao lamang din ang makakatulong sa mga hayop sa oras ng pangangailangan.
Ngayong natunghayan ninyo ang iba't ibang basura na may masamang epekto sa mga hayop, sana ay mas maging responsable na tayo sa pagtapon sa paligid. Ito kasi ang mismong natutunan ng mga tao simula ng pakawalan nila ang libu-libong lobo sa Alaminos, Pangasinan. Ayon sa mga nag-organisa ng balloon party, hindi na nila muling uulitin ang nasabing proyekto. Yan ay dahil sa alam na ng mga tao ang masamang epekto ng lobo sa ating kapaligiran. Kaya sana, magpatuloy lang tayo sa pagtutulungan upang mapanatiling malinis ang ating kapaligiran. Dahil sa bawat basura na ating naibabawas, may isang hayop ang namumuhay ng mapayapa. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Nur Hamza. Hello rin kay Ezekiel, IC at Star. What's up kay Joshua Sige. Shoutout kay Justin V. Babala, Baste at Bowie Cabrales, Raniel Aying Makahidhid, Royce Craven V. Gonzales, at sa pamilya ni Jodel Aquino, lalo na kay Kyle Johan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!